Isang batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang batangkenyong walang kinakatutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Ito mga kababayan, napakatindi nito. Ito yung usapin na pulburon issue na kung saan na ipahiya ni Maharlika etong si Attorney Harry Roque. Dahil dito, kung mapapansin ninyo, dito sa sinasabi ni Attorney Harry Roque, talagang parang sigurado sila na may video talaga mga kababayan ng pulburon issue. Ano po, or ng pulburon video. So ngayon ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po dito sa DZAR. Mga kababayan, kanila po yan, hindi pa natin gagawin lamang po natin ng reaction video. Ito, pakinggan po natin. Kapag lumabas yung pulburonic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan... Ang pinapatamahan niya dito si PBBM kasi ang tingin nila mga kababayan, mali-mali yung desisyon ni PBBM na makikipagera o umindi. Mga kababayan, pero tingnan po natin ha, yung paliwanag ng ating presidente. Ang sinasabi ni PBBM, hindi naman tayo makikipaggera sa China. Ang sinasabi ng ating presidente, mga kababayan, ipaglalaban pa rin po natin yung ating pagmamay-ari, yung ating status dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Pero hindi nangangahulugan na makikipagdigmaan tayo. Ano po, parang ang mangyayari, magpuprotesta tayo, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Forgiving naman ng mga Pilipino, aminin na bago pa lumabas, kung totoo. Ito yung patunay mga kababayan na sinasabi ko sa inyo kagabi. Kung mapapansin ninyo, di ba? Ang lagi kong sinasabi sa inyo kagabi mga kababayan, hindi naman pipede na yung taong inaakusahan ninyo, yun yung magpapatunay na nagkamali siya. Di ba? Hoy, atin ninyo si Papi Mega Love shoutout ha. Hindi po nangangahulugan na yung taong inaakusahan nila, yun yung magpapatunay. Ang lagi magpapatunay dyan ng accusation ay yung taong nag-aakusa. Hindi po yung taong inaakusahan. Mga kababayan, nakita nyo yung tono ni Attorney Harry Roque. Aminin na daw ni PBBM yung tungkol sa pulburon. Ano nga aaminin ng tao kung wala? Siya nga yung inaakusahan tapos gusto ninyo. Yung inaakusahan ninyo, yun yung magpatunay na siya talaga ay gumagamit nung ganon. Di ba kagaguhan mga kababayan? Isang malaking kagaguhan yung ginagawa nilang yan. Mag-aakusa kayo tapos yung inaakusahan nyo, yun dapat yung magpapatunay ng accusation ninyo. Talagang, ay nako, susmiyo marimar. Anyway, pagpatuloy pa natin. Pero alam nyo, sana nga, no, dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Mm. Pero kung meron naman yan, at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan, he should come clean. Kung siya ay aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan, ang sabi ni Maharlika, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan, siguro... Attorney Harry Roque, abogado po kayo, naniniwala kayo doon? Attorney, abogado po kayo, naniniwala kayo doon? Isang taon na buhat nung sinabi ang pulburon issue na yan, may isang taon na ata. Or mag-iisang taon na buhat nung sinabi ang pulburon issue na yan, naniniwala kayo doon? Hanggang ngayon, hindi pa lumalabas, pinapaniwalaan nyo? Nagbigay pa ng due date, June mga kababayan. Tapos pag hindi lumabas ng June, sasabihin nyo, July. Talaga, Attorney Harry, hindi ako makapaniwala mga kababayan kasi sobrang nagagalingan ako dati kay Attorney Harry Roque. Pero hindi ako makapaniwala na sa balita ni Maharlika, maniniwala kayo doon? Talaga? Seryoso mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. O kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan eh. Pero dapat hindi lang pag-amin, no? Kung totoo na talagang siya gumamit, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya, no? Kasi kita nyo mga kababayan yung mga tirada nila sa presidente?
inakusahan, tapos kailangan si PBBM ang magpatunay na kailangan ay gumagamit talaga siya. Ano yung sinasabi nila, mga kababayan? Eh, kailangan patunayan talaga niya na nagbago na siya kung siya talaga gumagamit, etc. Inakusahan nyo nga yung tao eh. Paano niya patutunayan kung hindi naman talaga totoo? Abogado kayo, Attorney Harry Rocay, nire-respeto ko yung pagiging abogado ninyo. At isa ako sa bilib sa narating ninyo, sa pagiging lawyer ninyo. Pero, talaga naniniwala kayo sa kwento ni Maharlika? Na mag-iisang taon na hanggang ngayon di pa lumalabas? Talaga ba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, eh baka naman po pwede naman siyang mapatawad, no? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Oh. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Eh ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan, no? Maraming beses na bumabalintong ang presidente, hindi nga natin alam kung bakit ganun, no? Pero baka nga kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalintong, no? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam, no? Kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas. Dapat ang talakayin ninyo dito yung fentanyl, eh. Yung nagsalita ka ng against the president, tapos after 1 month binawi mo, after ilang days, nagbago na naman yung testimony mo. Dapat, Attorney Harry Rocay, yun yung pinag-uusapan natin dito, yung fentanyl, yung tama ng fentanyl. Ano po kung totoo man yung tungkol sa fentanyl, mga kababayan? Hindi yung aakusahan nyo yung isang tao na nagpupulboron tapos kailangan patunayan ng isang tao yung accusation ninyo. Saan kayo nakakita ng hustisya pagka ganon? Let's just inakusahan nila si Jake Magnus na nagpupulboron. Tapos ako na nga yung inakusahan, kailangan ako pa yung magpatunay? Kayo yung nag-akusa, etong si Maharlika yung nag-akusa na mayroong pulboron video si PBBM, bakit hindi mo ilabas? Para masabi ng publiko na talagang nagkamali sila ng suporta sa ating presidente. Eh ang tanong dyan, bakit yung pinapatagal pa kung talagang meron? Yan yung tanong dyan, mga kababayan. Bakit nila pinapatagal kung talagang meron? Kasi nga, wala, mga kababayan. At kung meron man yan, siguro baka ini-edit pa nila. Baka pinapaltan pa nila ng mga mukha at palabasin nila na nagpupulboron talaga. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kasi ang pulboronic video na yan. Pero alam mo, ang talagang gagawin ng PCOO dyan, o-okrayin yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulboron sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipag-gera o hindi. So, eto, Attorney Harry Rocay, eto yung masasabi ko sa inyo. Ang mga Pilipino ngayon hindi na bobo. Hindi na tanga. So, sorry, Attorney Harry Rocay, ang mga tao ngayon hindi nyo na mauuto. Kasi ngayon, ang social media napakalakas na ng presensya sa sambayan ng Pilipino. Ano po, ang mga tao ngayon naging natutong maging mapanuri dahil sa mga nangyayari sa social media. Akala nyo ba pag naglabas kayo ng pulboron, ganun-ganun na lang? Basta-basta na lang sisigaw ang mga tao na umalis na si PBBM sa posisyon. Hindi nyo ba naisip na mas paniniwalaan pa rin ng taong bayan yung mismong sasabihin ng tunay na hukuman? Kasi mga kababayan, pag lumabas yung video yan, isasalang pa rin po yan sa authenticity. Mga kababayan, para mapatunay na si PBBM ngayon. At kailangang lumitaw, lumabas at humarap sa hukuman, mga kababayan. Or di kaya naman, kailangan magpakita rin ng mukha yung mismong taong maglalabas nun. At magpapatunay na siya mismo yung kumukuha ng video yon nung mismong araw na bumabatak yung ating presidente. Gaya ng sabi nila, mga kababayan. Paano naman kung yung tao ayaw lumabas? At ayaw ituro yung ating presidente, mga kababayan, na siya talaga yung naandudo sa video. Ibig sabihin nun, kung hindi kayang patunayan na nagre-record ng video na si PBBM nga talaga yon, malaki ang posibilidad na inedit talaga yan, or di kaya naman, mga kababayan, talagang naghanap lang sila
ng kamukha or may malaking hawit, mga kababayan, sa ating presidente na pipwedeng gumawa ng ganon para sa kanila. Ano po? So ngayon, hindi ko alam kung anong diskarte yung gagawin nila dyan, pero nakahanda ang publiko para suriin yan. Ano po? Ipagpatuloy pa natin. Oh, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino, aminin na bago pa lumabas. Oh. Kung totoo. Eh, sa... Ano ang aaminin? Eh kayo nga yung nag-aakusa. Attorney! Attorney po kayo! Hindi ko po kayo, hindi po libel to ha. Tinatanong ko lang po kayo, Attorney Harry Roque. Tandaan nyo po ha. Huwag kayong makakalimot, abogado po kayo. Ba't nyo paaminin yung isang taong mismong kayo yung nag-aakusa? Eh di ba dapat kayo yung magpapatunay kasi kayo yung nag-aakusa? Ito lang makakasagot niyan eh. Pero, at saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung anong susunod na hakbang na gagawin nila, no? At ang galing ng diskarte ng mga to. Mag-aakusa sila tapos kailangan sumagot yung taong inaakusahan nila kung tunay o hindi. Mga kababayan. I'm sure dahil si Maharlika ay nag-confirm nang nakita niya yan, abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Di ba? Kasi ngayon, alam natin, may how... Oh, sinabi niya na nakita daw ni Maharlika. Pero kung matatandaan niyo, mga kababayan, ilang beses dininay ni Maharlika na hindi niya nakita. At nung binabanata na siya ng mga basher niya, na sinasabi niya, mga kababayan, hindi niyo pa napapansin yung statement ni Maharlika, mamaya analyze natin. Nung sinasabi niya, mga kababayan, yung tungkol sa pulboron issue, di ba ang una niyang tirada doon? Ay pinapakita sa kanya yung pulboron video, pero hindi niya tinignan. Pero sigurado siyang may pulboron video, mga kababayan. Hanggang sa nag-live ulit siya, kinlaro niya sa publiko na hindi niya nakita at wala sa kanya yung pulboron video. Hanggang sa nag-live uli, nakita na daw niya, mga kababayan, ano po, yung video ng pulboron video. Mga kababayan, ngayon, may live na naman si Maharlika. Mamaya analyze natin. Tapusin muna natin ito kay Roque. Hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng okrayin si Maharlika, no? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook, di ko alam kung meron pa siyang Facebook, abay sa YouTube, no? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Sa 100,000 niya na po pwede magtrumpeta kung anong mga nasasabi ni Maharlika, no? Eh, isang palabas lang ni Maharlika dyan, may mga 100,000 na po pwede mag-share at one time. At yung 100,000, another 100,000. So in due course, lahat ng Pilipino mapapanood yan. So dapat kayo pala, mag-desisyon na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad at magpakita na siya nagbago na. Kung... Ang tanong, Attorney Harry Roque, gaano kaya katotoo yung sinasabi ni Maharlika? Lalo na ngayon, nahaharap siya sa patong-patong na kaso dahil sa mga paninira niya doon sa mga designer na wala naman palang katotohanan. Eh ngayon, mga kababayan, paano kaya ma-assured ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, na tunay yung sinasabi ni Maharlika? Handa ba niyang itaya yung pagiging abogado niya doon sa sinasabi ni Maharlika? Yan yung malaking tanong dyan ng publiko eh. Attorney Harry Roque, gaano kayo nakaka-assured na yung video ni Maharlika ay hindi edited at kayang lumabas or kayang palabasin ni Maharlika yung mismong taong nagbibideo nung mismong araw na isinasagawa ni PBBM yung pulboron video? Kaya nyong i-assured yun sa publiko? Paano kung sakali lumabas nga yung video at sabihin ng publiko, eh ilabas nyo din yung taong nagvideo? Kaya nyo bang i-assured na mailalabas nyo yung taong nagvideo? Diba mga kababayan, ang gusto kasi nila, sila lang yung pwedeng mag-akusa, pero yung inaakusahan nila, gusto nilang patunayan na tama yung inaakusa nila. Saan ka nagkatala, inakusahan mo yung isang tao, pero kukumbinsin mo yung taong inaakusahan mo na patunayan niya na tama yung pag-aakusa mo sa kanya. Diba kabubuhan yon, kalokohan yon? Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Totoo. Eh kung hindi naman totoo, eh malalaman natin at lalabas at lalabas talaga yan. The truth shall set him free. Pero mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulboronic video na yan ay napalabas. Madali lang naman patunayan, attorney, hindi ba? Sa ilalim lamang ng isang drug test. Pero dapat yung the drug test ay may assurance na hindi rin mababago.
Yun nga ang nakakataka kay Presidente kasi hindi niya in-address yung issue. Ang sabi niya, naalala nyo yung siya'y palipad sa isa sa, hindi ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe, no? Hindi ko na masundan, no? Parang halos lahat ng bansa sa daigdig na bisita na niya. Pero sabi ni Bogara yan, walang 100K ang nanonood kay Maharlika, Attorney Harry Mau, fake news. Ang tinutukoy siguro ni Attorney, pagka nakalipas na ng 24 hours, syempre pumapalo na nga naman ng 100,000, 200,000. Pero yung real-time views sa mismong live, wala pa nga 10,000. Wala pa nga 10,000. So anyway, pagpatuloy pa natin, paano mapapaabot ang 100,000 yon? Baka pagkatapos ng live. Anyway, nung isa sa paalis siya at siya nagkaroon ng press briefing bago umalis, sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Naku, Mr. President naman, ang dami-dami nagsasabi naman talaga na may mga pagkakataon na nakita nila na gumagamit kayo, no? So, dapat sana sinagot. Ang sagot lang naman dyan, okay, gumamit ako nung ako'y bago pa magpresidente, pero nagbago na ako. Pero, you know, marami naman talaga tao na gumagawa ng hindi karapat-dapat ng kanilang kabataan, no? Pero titignan nga natin kung kailan yung pulveronic video na yan, kung maipapalalabas, kung ito ay bago o ito ay luma, no? Pero tingin ko kung luma yan, mapapatawad naman siya, no? Pero kinakailangan siguruduhin niya na wala talagang impluensya ngayon na siya ay nasa pinakamataas na katungkulan sa ating bayan. Wow. Kaya naman nagsimula na diskusyon na yan kasi it's a matter of time, lalabas at lalabas talaga yan. Nung sinabi ni Maharlika ang nakita na niya, tingin nyo, hindi ilalabas yan ni Maharlika. Lalabas at lalabas yan. Ilabas nyo na! So, kinakailangan paghandaan na. Ako naman nagmamahal dito sa ating bansang Pilipinas. Ayaw ko. Walang nagmamahal na ipinagkakasundo ang Pilipinas na hindi alam ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Walang nagmamahal sa ating bansa na ipagkakalulo ang bansa mo, isa sa ilalim sa lihim na kasunduan na hindi alam ng kanyang mamamayan. Tandaan nyo po yan. Ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas ay yung ipinaglalaban ng Pilipinas kasama ang sambayan ng Pilipino. Hindi yung ipagkakasundo mo yung bansa mo o na hindi alam ng sambayan ng Pilipino. Magkaiba po yon. Ano po? So ngayon mga kababayan, napakaliwanag na ang pinaniniwalaan ni Attorney Harry Roque talaga si Maharlika. Malakas yung panalangin niya mga kababayan kay Maharlika na magkakatotoo yung polboron video. Anyway, pagpatuloy pa natin. Na magkakaroon ng pagkakagulo. So sa akin, ang apila, kung totoo, aminin na at humingi na ng tawad. No? At siguro, do the honorable thing. Resign. Kung totoo. Kung hindi totoo, sige, makipaglaban. Pero titignan na natin kung anong husga ng taong bayan. Kasi kung despite yung sasabihin ni Chelo Garapil at lahat ng spin doctors ng Malacanã na hindi totoo yan at naniwala ang taong bayan, baka mamaya maulit ang kasaysayan muli, no? Pero para kasing nauulit talaga ang kasaysayan, So, akala natin magbabago, no? Akala natin lininisin ang pangalan, pero nangyayari, sinupil ang SMNI. Alam mo ba, yan din ang ginawa ng kanyang ama nung siya ay nagdeklara ng martial law. Sinupil ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Sa tingin nyo, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte, wala ba siyang sinupil na media? Eto, comment below nga mga kababayan. Press 1 nga kung sa tingin ninyo walang sinupil na media si President Duterte. Si dating President Duterte mga kababayan. Press 2 naman kung sa tingin ninyo meron silang sinupil na media nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo mga kababayan ha, ilang mga media yung sinubukan nilang patahimikin nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Rappler, mga kababayan. Ano po, Rappler, ano pa ba? Yang ABS-CBN, mga kababayan, bakit dito kayo nag-iingay nung SMNI na yung sinubukang isalang sa hearing at i-revoke, mga kababayan, yung kanilang prangkisa dahil sa kanilang pagre-red tagging at kanilang pagpapakalat ng disinformation, mga kababayan? Bakit ngayon sila nag-aano? Diba bakit ngayon kayo nagkakandahumaw na ipaglaban na itong SMNI samantalang hindi kayo nagsalita nung ABS-CBN at saka itong Rappler yung binabanatan ng Administrasyong Duterte? O tanong lang naman, alam nyo gusto nyo lagi sa inyo pabor
Yan ang mahirap sa inyo, gusto nyo lagi sa inyo pabor. At yung iba, pag yung iba nakasalang, wala kayong pakialam. Pero pagka kayo yung tinatamaan, saka kayo nag-iingay. Sa bagay, sino ba namang empleyado ang nagreklamo kapag kalabis yung sahod mo? Eh natural, eto kasi ang problema sa mga tao ngayon mga kababayan. Ikumpara na lang natin sa empleyado na sumasahod. Ano po, kapag kulang ang sahod ng empleyado nagre-reklamo, nag-iingay. Kapag labis-labis yung sahod ng isang empleyado mga kababayan, tahimik lang, patay mali siya. So parang ganito yon. Nung hindi sila yung naapektuhan mga kababayan, wala silang pakialam, patay mali siya. Nung sila na yung naapektuhan, nung sila na yung tinamaan, kaiingay. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Oh, tapos yung saligang batas, binasura. Eh ngayon, palapit na tayo dun sa punto na mukhang ibabasura din ang 1987 Constitution dahil nga dito sa bribery initiative. At alam mo, at least yung ama niya, eh nagdeklara ng Marcelo at binawala ang saligang batas. Hindi na ginamit ang kaban ng bayan para bilhin ang mga pirma ng taong bayan at yung bilyon-bilyon hindi na pinamigay sa mga congressmen, sa congressman para nga mabago itong... Sayang mga kababayan, alam nyo, eto kung tatakbo pa naman sana ng senador to, si Atty. Harry Roque, dapat isa ito sa isasama ko mga kababayan eh. Kasi diba yung list natin si Soto, Tito Sen, mga kababayan or kahit sinong member ng Soto, kasi yon pro-government talaga yon mga kababayan. Tapos, si Doc Willy Ong, mga kababayan. Bala ko pa nga sanang si Senator, etong si Atty. Larry Gadon, kung tatakbo din siya, susuportahan din natin. Ngayon, mga kababayan, dapat isasama ko sana si Roque. Kaso alam nyo, nung naging pro-China na, di umano, wala. Sayang, sa totoo lang. Anyway, pagpatuloy pa natin. Saligang batas. So parang nauulit pero mukhang mas legalistic yung ginawa ng kanyang ama na okay, may kapangyarihan ako Marcelo, dideklara ko na lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito may paligoy-ligoy pa eh. Pero ganun din papunta at ganun din ang resulta. At yan nga po ang ebidensya na mapipresenta natin dyan ay nangyari sa SMNI na kaparehong ginawa rin ng Presidente Marcos. Pero nagbigay muna siya ng legal na... Banggitin mo kasi, Atty. Harry Roque, na kapareho ng ginawa din ni dating Pangulong Duterte. Dapat binabanggit mo yun, huwag ka kasing bias. Masyadong bias yan. Diba? Alam mo, Atty. Harry Roque, hindi kita binabatikos. Dapat sa tama lang tayo, Atty. Harry Roque. Isipin nyo mabuti ha. Dapat banggitin nyo din yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Ano po sa ABS-CBN? Partida yun, lantaran pang sinabi niya na ipapasara niya ang ABS-CBN mga kababayan. Partidang sinabi niya yon. Dapat banggitin mo din, hindi puro Marcos eh. Kasi puro Marcos, pangmula sa Marcos Senior hanggang sa Marcos Junior, binabanggit mo ang sinasabi mo, katulad ng ginawa ng kanyang ama nung ipinasara. Yung mga media't nagdeklara ng... Marcelo, mga kababayan. Ano po at pinatahimik yung mga media? Puro na lang ba kailangan yung pagkukumpara kay PBBM? Ikukumpara mo sa kanyang ama? Dapat ikumpara mo kay dating Pangulong Duterte. Kasi si dating Pangulong Duterte, lantaran niyang sinabi na ipapasara niya ang ABS-CBN. Yun partida. At marami din mga nakalaban si dating Pangulong Duterte na mga media, katulad ng Rappler, mga kababayan. Diba? Katulad nung ininsulto niya, yung Inquirer Net, mga kababayan. Diba? So sana naman, maging patas kayo. Huwag one-sided. Kasi pangit tingnan sa mata ng publiko yan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang makakaintindi lang ng inyong balitang yan, yung mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Pero yung mga tao na hanggang ngayon, naku-curious kung ano yung susuportahan nila pag napanood itong balita ninyo, magbabago yung pagtingin. Ano po, dapat doon lang tayo sa tama. Basihan. Dahil kapag merong martial law, pag merong state of national emergency, po pwedeng limitahan ang malayang pananalita. Pero kinakailangan, i-report yan sa UN. Sa UN Committee on Human Rights. No? At kinakailangan, panandalian lang. Pero ang ginagawa ng junior, abay miski walang martial law, ginagawa niya yung kaparehong panunupil, pero yun nga po, na walang legal cover.
kasi wala naman tayong deklaradong state of national emergency except na lang. Banggitin mo si dating Pangulong Duterte, bibili ba ako sa'yo, attorney? Baka i-promote pa kita sa mga followers ko na sumusuporta sa ating gobyerno. Sana matutong banggitin mo din yung mga maling nagawa ni dating Pangulong Duterte. Huwag kayong bias. Napaka-bias niyan masyado. Kung gagamitin nga niya yung sinasabi niyang annexation ng China sa ating mga teritoryo bilang state of emergency at magdedeklara ng martial law. Hindi ko alam kung ano mas mabuti eh. Yung lantaran na nagdedeklara ng martial law, at least yan, parang patas eh. Parang let's call a spade a spade. O yung nangyayari ngayon na creeping martial law ang tawag ko. Kasi ang suma total, ganun din, panunupil ng karapatan. At saka yung pag-exercise ng presidente na extraordinary powers na walang formal na deklarasyon. Oh. O diba? So at least, siguro kung nagkaroon ng deklarasyon na yan, malinaw. Wala nang linlangan. Wala nang, you know, paligoy-ligoy pa, no? Call a spade a spade. Pero, yun nga po, no? Dahil hindi tayo natututo sa kasaysayan natin, at isa na ako doon, na sumunod kay BP Sara, na talagang nakipagtambalan sa isa na namang Marcos, ayan, mukhang nauulit muli ang ating kasaysayan. Pero attorney, sinasabi ng ilan na itong Pulveronic video, destabilization plot, isang demolition job para sa Pangulo. Demolition job talaga yan, mga kababayan. Ako, 100%. Demolition job yung ginagawa nilang yan sa ating gobyerno. Sa ating presidente, napaka-unfair nga eh. Sa kabila ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, pag nagsalita ka, lalo na pag media ka, at nagsalita ka at kinagalitan ka ng presidente, automatic sarado ka eh. Katulad ng ABS-CBN, mga kababayan. Ano po, at katulad nung Rappler, nung pinag-inita nila dati. So ngayon, eto mga kababayan, etong ginagawa nila na Pulveronic video na halos isang taon na, buhat mong ipinapakalat nila at inuulit-ulit nila sa isipan ng publiko, mga kababayan. Eh kung titingnan po natin, di ba? Tingnan nyo, anong ginagawa ng mga yan? Demolition job yan. Kasi kung talaga nga may Pulveronic video, hindi mo na kailangan iulit sa publiko, ilalabas mo na yan. Well, una-una, kung totoo nga to, sino nag-destabilize sa administrasyon niya kung hindi siya mismo? Kasi kung totoo, ha? Kayo na ba mga tao? Hindi pa naman natin sinasabing totoo, hindi pa natin nakikita eh. Pero, totoo po yan, it will have the effect of destabilizing government. Pero sino nag-destabilize? Siya mismo, dahil siya yung nakuhanan sa Pulveronic. Kung totoo, paulit-ulit po tayo, ha? Kung totoo, dahil hindi naman totoo yan eh. Kaya lang, paano... Oh. Diba sinabi mo, hindi naman totoo, sa ino mismo nang galing na hindi totoo. Diba mga kababayan, napakaliwanag. Mismong nang galing kay Attorney Harry Roque na hindi naman totoo yung Pulveron video. Wow. Next topic na lang please. Hindi, himayin natin to mga kababayan. Mismong sa kanya nang galing, oh, hindi totoo yung Pulveron video. Ibig sabihin, nilaglag mo na si Maharlika niya, attorney. Tapos, idinidinay ni Maharlika na sinasabi ni Maharlika ng paulit-ulit, hindi niya nakita yung video. Tapos, pabago-bago ng statement, mga kababayan, di naglalaglagan lang kayong dalawa. Diba? Sinabi niya, hindi daw totoo. Sinabi niya, hindi naman daw totoo, mga kababayan. Ano po? Sinabi niya, straight from the mouth. Ang kung totoo. Pero may pahabol siya ito eh. Wait lang. May pahabol siya dito eh. Yan. Well, hindi naman totoo yan eh. Kaya lang, paano mo Hindi naman totoo yan eh. So pakinggan natin yung kaya lang. Burahin yung sinabi ni Mahalik ang nakita na niya. Ito kasi yung kauna-unahang pagkakataon na meron nagsabing nakakita na eh. Palagi lang tayong naririnig lang natin na meron. Pero ito ngayon, meron nagsabi, nakita ko na sa aking mga mata. Eh ano bang ebidensya? Yung paggamit ng ating mga senses, mata, pandinig, pang-amoy, para mapatunayan ang isang bagay. O eh ngayon, may nakakita na, may nakarinig na. O anong tawag dyan? Yan po yung ebidensya. Mamaya, wawa sa akin natin yung ebidensyang yan. Pero antayin natin dahil tayo lahat maghuhusga. Honorable Filipino people, you will become a judge soon kapag lumabas nga itong Pulveronic video. At kayong magdedesisyon, stay or leave.
pagdating sa ating empleyado na pinakamataas na empleyado ng ating gobyerno, ang presidente. Attorney, meron ding posibilidad na i-dispute nila, sasabihin nila sa makabagong teknolohiya ngayon, hindi na yan totoo, maaari nang imanipula ang video. Sa yan. Batas ba, lalo na sa pagpapresenta ng, halimbawa, kagaya ganyan, ebidensya, video, ano ba ang sinasabi sa ano, polisiya sa... Sabi dito ni Rayjan Monhe, may nakaamoy. O di baka naamoy ni Maharlika, baka sa yung kajaming. Diba? Eh baka kumuha sila ng taong kamukha ni PBBM, tapos sa yung kajaming. Korte. O may meron ba sinasabi sa batas natin? Para well, una-una, si Juan de la Cruz ang magde-desisyon. Si Judge Juan de la Cruz ang gagawa ng desisyon. At si Judge Juan de la Cruz, hindi kinakailangan i-apply ang rules of court kasi hindi naman siya hukuman na formal. Siya ay soberenya. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kapangyarihan. Kung hindi niya binigyan ng buhay ang 1987 Constitution... Wait lang mga kababayan. Gusto niyo balik natin? Balik natin sa kanya. Ano ba yung nangyayari ngayon kay Kibuloy? Court of Public mga kababayan, ano yung sinasabi nila? Ba't tayo papuntahin si Kibuloy sa Senado at saka sa Kongreso? Kasi nga, madidikdik mga kababayan sa Court of Public Opinion. Kaya ayaw nilang papuntahin. Ano po, lagi nilang sinasabi, oy, sirang-sira na nga si Pastor sa Court of Public Opinion. Sirang-sira na nga si Pastor sa mata ng maraming tao. Eh ngayon, pagdating kay Pangulong BBM, kay PBBM, kailangan tao ang magdidesisyon. Hinihikayat nyo ngayon na dapat tao ang magdesisyon. Paano kung sabihin naman namin na lahat ng mga tao na mga nakakapanood sa akin, sambayan ng Pilipino, tayo na ang magdesisyon sa inirereklamo laban kay Kibuloy. Sa paanong paraan? Eh tayo, may patunay tayo kasi may nagrereklamo. Mga kababayan, yung mga nagrereklamo umiiyak pa nga. Ano po, sinasabi na sila ay nagawa ng hindi maganda ni Kibuloy. Paano kung sabihin naman natin, ipagsigawan ng gobyerno na taong bayan Juan de la Cruz, kayo naman ang magdesisyon dito sa kaso nitong si Kibuloy. Ngayon, Attorney Harry Roque, ano masasabi mo doon? Paano kapag ka sinabi namin na dito kay Kibuloy kami naman ang magdesisyon at wag nang paabutin ng korte? May magagawa ka ba? Kasi pagdating sa ating presidente, napakabayas ng paliwanag nyo. Diba? Kailangan pag yung presidente natin, mga kababayan, yung ginagawa nila ng isyo, taong bayan kasama dapat nila sa pagdikdik sa ating presidente. Pero pagka kay Kibuloy, wag nang papuntahin ng Senado kasi sirang-sira na nga yan sa Court of Public Opinion. Ang anter nyo! Walang posisyon ng presidente, walang halalan para sa presidente. So hindi subject to technical rules si Juan de la Cruz. Ang kinakailangan lang, magdesisyon ang Juan de la Cruz bilang isang soberenya kung maniniwala siya. Sabi dito, nagdesisyon na nga ang maraming Pilipino na hulihin na si Kib. Anong ginawa nung iba? Pinortektahan. Diba? Hindi, dyan sa pulboronic video na yan. At kapag si Juan de la Cruz ay nagdesisyon na kumbinsado siya sa katotohanan ng video at hindi karapat-dapat manatili ang presidente, magdidesisyon siya sa ayaw at sa gusto ng presidente. Ganyan naman ang maganda sa demokrasya natin. Ikaw nga ang pinakamataas na opisyalis ng bansa na merong napakatinding mga kapangyarihan, pero ang lahat ng kapangyarihan mo galing sa taong bayan, at kapag ang taong bayan ay nagdesisyon na ikaw ay not fit for office, magdidesisyon ng taong bayan. Part 2 po ng 1986, mauulit muli ang kasaysayan. Paano yan, attorney? Sasabihin na lang sa atin kung sakali man. Ay, fake news yan. Hindi yan totoo. Well, yun nga po eh. Hindi po para sa PCO at sa mga bloggers ng presidente magsabi kung anong fake news, anong totoong news. This time, taon bayan ang maghuhusga. At kapag ang taong bayan ay naging convinced na totoo ang pulboronic video, lalabas at lalabas muli sa lansangan ang taong bayan dahil magdidesisyon niya. Kung magdidesisyon si Mar Dunes, may galab shoutout po ha. Sila kung dapat manatili o hindi ang presidente. Paano naman pagka napatunayan talaga na may anomalya dun sa secret deal? Pwede bang magdesisyon ang taong bayan?
Tanong lang naman. Kasi nga baka mamaya, eto, reputasyon ng sambayan ng Pilipino yung nakasalalay. Doon sa secret deal na yun, mga kababayan. Paano kung sakaling ipatawag sa Senado at saka sa Kongreso etong mga involved sa secret deal sa West Philippine Sea, mga kababayan, sa bansang China? Eh, sa tingin nyo, pwede ba tayong magdesisyon sa sambayan ng Pilipino para doon sa mga mapapatunayan na nagkasala? Eto, tanong lang naman. Mga kababayan, ngayon, punta naman po tayo. Eto, maliwanag ang sinabi ni Attorney Harry Roque kung totoo man. Kasi, hindi naman daw totoo, mga kababayan. Pero, sinabi daw ni Maharlika. Pakinggan natin, mga kababayan. Etong live ni Maharlika. 2 days ago ata ito, mga kababayan. Ano po na kung saan? Ano yung sinasabi niya dito? Gusto niyo ba ng pasyon de Fulburon? Pakinggan natin, mga kababayan, yung sasabihin niya dito. Hintayin natin yung sasabihin niya about Fulburon. So, lahat ng mga vlogs natin, mga expose ay ipapasyon natin, di ba? Yung dating pasyon natin, naalala nyo last year, yung mga nakafollow sa akin, di ba? Parang ang tema natin, ano ba yan? Pag Biyernes Santo, di ba, nagpapasyon tayo? Ang pulburon ng mga ganun. Ang paborito ni Kuting. Di ba? Mga ganun. Bangag na naman. Mga ganyan. So, kailangan buuwi natin yung lahat ng ano nila. Ma'am Lynette, how are you? Ang kanilang mga kalokohan. Mm-hmm. Ano nga ba tono ng pasyon? Nawala na ako. Mm-hmm. Sabi ni Nancy, alam ba ng world? Papakinggan natin yan at babasagin natin yung sinasabi ng ebidensya ni Attorney Harry Roque. No, I don't think so. Hindi ko alam. Baka naman, baka speculation lang yung palangga. Diba? Ang bangag na si Kuting na naaaning. Amen. Mr. Somebody, may galab shoutout. Thank you sa pagsuporta sa ating presidente at sa ating YouTube channel. Gawa ka ng 7 last words pa lang. Sabi ni Rachel Tan. Pakinggan lang natin. Hindi masyado kasi medyo ang ganda-ganda. Hindi medyo maganda ang weather today. Mainit, pero alam mo naman sa Gemma Erica, na pag lamigin ka, kasi ako lamigin ako. Kahit summer, giniginaw ako palangga. So, yes, nag-vlog tayo kanina. Iparinig ko po yung passion mo sa buong barangay, sabi ni Amara. Sige, pagandaan ko, gagalingan ko ng bonggam-bongga. Yes, Ray CB, mabuhay kayo, Maharlika. Thank you. Pati passion, binababoy na ni Maharlika. Ano pa nga bang aasahan natin dito? Thank you. So, dalawang driver ng papasyon bus ay bangag kaya hindi na pinagda-drive, sabi ni Noy. Balita ba yun palangga? Napapadalas na i-post ko sa kabila, sabi ni Taxi Mix. Inyo sa pag-alis ng upuan sa Terminal 3 arrival. Bakit inalis? Dahil sa surot? Hindi ko alam palangga, hindi ko pa nabasa yung balita. Ano kaya dyan? Magtanong kayo dyan about balita, sasagutin ko. Parang galing kaya yata sa rancho, sabi ni Jasmine. Yes, alam niyo naman yung mga rancho ko dito sa Amerika. Yung mga rancho nang may rancho, binibisita ko yan eh, para magpaka-filler. Ano lang ako, di ba? Kulang lang sa aking kabayo. Pero mahilig na talaga ako sa ganitong outfit kahit na nasa Pilipinas ako. Kahit wala akong, mahilig ako sa sombrero talaga. Yung mga, lahat ng klase ng sombrero, nakita niyo naman, di ba? Headban, kung pwede nga lang magpaka-royal-royal tayo, yung mga headdress. Pero tsaka na lang pag pumunta na ako sa Buckingham, di ba? Why not, Choknat? Hi, Raimi! Palangging. Okay, watching from Atlanta, Georgia. Si Nari Narn. Okay? Sabi ni Alan Felix, sabi ni Captain Dado, i-showdown ko na daw. Actually, yan! The Pulburon video. At ibang ebidensya. Okay, I'll tell you something about it. I'll tell you something about it. So yung evidence kung paano ko siya nakita, hindi siya mai-forward sa akin. While we're talking, shinier-screen niya sa akin. Okay? Shinier-screen sa akin itong, actually dalawang personality eh. Shinier-screen niya sa akin yung tungkol sa pulburon. Hindi ko naman ni-record kasi I don't do that. Unless na pinayagan niya ako. Okay? So sabi sa akin,
Anong sabi niya, mga kababayan? Anong sabi niya nung una? Sinasabi niya nung una, hindi, pinapasa na nga sa akin at ilabas ko na daw. Ano daw sabi niya doon sa source niya, mga kababayan, nung full boron video? Hala, hindi ko ilalabas yan, kayo na ang maglabas niyan. Ngayon, mga kababayan, kaya daw niya nakita yung full boron video kasi isinare screen sa kanya, mga kababayan. Pero hindi daw niya nirecord kasi nga daw walang pahintulot. Walang pahintulot nung nagpakita sa kanya. Eh di ba, kala ko ba ibinibigay na sa iyo ng abutan yung video nung full boron video? Bakit ngayon sinasabi mo, hindi mo na i-record kasi ayaw kang pahintulutan? Eko, alam niyo mga kababayan ha, kung nung una pa lang ibinibigay na sa kanya yung full boron video at ipinalalabas na sa kanya, mga kababayan, publicly yung full boron video na tinanggihan niya, mga kababayan, tapos dapat sa pangalawang pagkakataon, kung gusto mo talaga makita yung full boron video, kahit sabihin natin na let's say in-screen record yan sa'yo, dapat kahit i-record mo yan, eh walang problema dun sa source mo kasi nga ibinibigay na sa'yo yung full boron video. Eh bakit sinasabi mo ngayon, hindi mo in-record nung in-screen record, in-screen share sa'yo yung full boron video, hindi mo na-record kasi walang pahintulot nung source? Diba ang gulo? Ang gulo, mga kababayan. Eto, may isa pa. Okay, Miss Maharlika, look. So, siyempre nataranta ako ng bonggang-bongga. Sabi niya, isi-share ko yung screen ko. Ganon siya mag-trust sa akin. Ah. Excited na kami sa polboron. Okay, so yung mga evidence, share screen niya sa kanyang phone. Eh, di ba, pwede mong sabi nila AI, eh bahala na sila. Basta lumabas yung mga dapat lumabas, eh you guys decide, wala namang sapilitan eh. Oh. So, sinishare screen niya sa akin. So, sobrang na-excite ako. Kaya, right there and then, sinabi ko sa inyo yung, you know, possibility na ilalabas na. Pero I believe, dahan-dahan lang. Yung unang ilalabas na polboron video na... Nadudulas yung bibig eh, no? Ah. Hindi muna video. Yung unang ilalabas na polboron evidence ay document muna. Ngayon mga kababayan, eto yung sinasabi ni Maharlika. Nung nakita daw niya yung video, na-excite daw siya, kaya daw nasabi sa inyo mga kababayan na may polboron video na may ilalabas. Eh akala ko ba, sabi mo nung una, nung nakarating sa'yo yung balita about polboron video, akala ko ba, sabi mo, hindi mo nakita. Pero nailabas mo yung balita about polboron video. Ano ba talaga? Kasi nalilito kami sa bayan ng Pilipino. Nalilito kami, sabi mo, hindi mo nakita yung polboron video. Tapos sabi mo, nung nakita mo yung polboron video, na-excite ka. Kaya nailabas mo yung tungkol sa polboron video. Ano ba talaga? Ha? May katotohanan ba? Sabi mo nung una... Pinaniwalaan ka pa ni Attorney Harry Roque. Ano yung sabi ni Attorney Harry Roque? Ilalabas mo yung full boron video. Tapos sinasabi mo, kina-counter mo, sinasabi mo nung una, wala kang video ng full boron video. Pero sigurado ka na may full boron video. Pero sinasabi mo, hindi mo nakita. Eh diba sa pagkakataong yun, ipinapahiya mo na si Attorney Harry Roque? Diba ano yung sabi mo doon sa mga supporter mo? Palangga... hindi ko nakita yung full boron video. Pero sigurado akong may full boron video. Eh ngayon sinasabi niya mga kababayan, nung na-share screen sa kanya yung full boron video at nakita niya yung full boron video, mga kababayan, na-excite siya. Kaya niya daw nasabi sa publiko na may full boron video. Eh paano na una, mga kababayan? Eto anong una sinasabi niya, may full boron video pero hindi daw niya nakita. Ano ba talaga yung nauna sa dalawa? Nakita mo ba o hindi? Hindi, kasi tanong lang naman mga kababayan, ano ang nauna dun sa dalawa? Nakita niya ba o hindi? O talagang wala lang? Kasi mga kababayan, kung yung, eto, bagong balita niya lang to, siguro kahapon yata ibinlog ito. Sinasabi niya dito, nung nakita niya yung full boron video, na-excite siya. Kaya niya nasabi sa mga supporter niya na may full boron video. Pero mga kababayan, nauna niya pang i-announce, siguro ilang buwan na yung nakalipas, nung itinatanggi niyang hindi niya nakita yung full boron video, pero sigurado siyang may full boron video. Mga kababayan, so ngayon, paano natin paniniwalaan etong ganitong klase ng balita na hindi sigurado
sa mismong pagdi-deliver ng balita na mahalaga. Na pinaniwalaan pa ng isang abogadong kilala. Diba sa pagkakataong yan, ipinapahiya mo si Atty. Harry Roque. Kasi sabi ni Atty. Harry Roque, hawak mo na daw yung full boron video at ipapakita mo daw sa publiko. At pag naipakita mo daw, na ilabas mo daw, kasi sa'yo daw nang galing, eh taong bayan na yung maghuhusga. Proud na proud pa si Atty. Harry Roque. Pero ngayon, tingnan mo yung statement mo, butas na butas. Diba, eto nga, tama-tama Mr. Somebody. Kung totoong meron, dapat noon pa nila nilabas yan. Eh mga atat na atat sila, maipwesto si Sarah. Kaya nga po eh. Diba, kung talaga nga itong si Maharlika, napakalaki ng galit nito kay PBBM. Dapat dati pa nitong inilabas, mga kababayan. Yan, sabi nga ni Kuya Ayi, oy, paki-like and subscribe si Kuya Ayi ha. Yung kanyang link, mga kababayan, nasa ating comment section. Ay, nasa ating description. Ano po, so ngayon mga kababayan, ang nangyayari kasi, di ba sinasabi kanina ni Atty. Harry Roque, doon sa kanyang paliwanag, eh, hindi naman yan totoo. Tapos may kung totoo man, mga kababayan, so ibig sabihin, hindi sila sigurado kung may pulvoron talaga o wala. Pero sinasabi ni Maharlika dito, sinusunog niya yung kanyang sarili sa publiko eh. Sinasabi niya dito na na-excite siya, kaya niya nasabi yung about pulvoron. Mga kababayan, pero anyway, pagpatuloy pa rin natin. Okay, yun yung plano. Dokumento muna, hindi muna yung finale. Eh, Palanga, again, hindi ko hawak yung ebidensya. Oo! Okay? Doon sa... Oo! Ngayon, ipinahiya mo na si Atty. Harry Roque. Sabi nga ni Atty. Harry Roque, nakita mo na daw. Sabi pa ni Atty. Harry Roque, ikaw pa daw ang maglalabas. At tsak na may lalabas. Yan yung sabi ni Atty. Harry Roque, at tsak na may lalabas. Ganon kasampalataya si Atty. Harry Roque sa'yo, Maharlika. Tapos sabi mo, hindi mo hawak yung video. Isinerscreen lang sa'yo, eh pagkakataon mo na para i-record yun. Diba? Sana nagpakita ka man lang ng kahit t-shirt. Diba? Or di kaya naman, trailer doon sa video yun kung talagang meron yan. Eh naipakita mo nga yung mga video ni na... Anong pangalan nun? Lazaro ata yun, mga kababay. Pakicomment nga. Yung sinisiraan niya na nambugbog daw ng attorney. Ayun nga, naipakita niya yung video nun. Eh bakit di mo kayang ipakita yung kay PBBM kung talagang meron? Diba? So anyway, pagpatuloy pa. Sa document, nakita ko. And iba pa nakita ko. I'm not... wala kasi sa possession ko, pero nakita ko. Okay? Wala sa posisyon ko, nakita ko through share screen. Pero hindi ko siya ni-record. Alam niyo mga kababayan, pag may mga gantong source, lagi may kopya ako niyan. Hindi pwedeng wala akong kopya eh. Kapag hindi ako sigurado sa source, sinasabi ko na naginip ako ng ganito, ganyan, etc. Pero pagka sigurado ako sa source, ang laging kasunduan namin ng mga source ko mga kababayan, lalo na pagdating sa showbiz, eh kaya mo bang i-define to kung sakali magkaibitan? Yan lagi yung sinasabi ko mga kababayan. Pag sinabi nung source ko, sige record mo para patas tayo. Sabi ko, baka ilaglag mo ko mamaya. Yan yung sinasabi ko sa mga source ko, baka bigla mo akong ilaglag, magaling yung may resibo tayo parehas. Diba? So ngayon, eto ngay Maharlika, imposible naman na hindi mo iisipin yung sarili mo. What if nagluloko lang pala yung source mo? At iba pala yung tao na naandudot ka mukha lang pala. Eh di nabokya ka. Diba? Ayan, nauutal na. Kaya nga, diba mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Kita ko. Pero I believe this April, this person will allow me to show you the first part of the evidence. Kasi alam... O, kala ko ba, June? Ah, June yung finale. April yung evidence. May mga schedule. Alam ko, kating-katina rin naman kayo. Kahit naman ako, kating-katina ako. Gustong-gusto ko. Pero wala sa posisyon ko. Pero nakita ko, okay? Hindi ko hawak, pero nakita ko. Yun lang ang gusto kong ma-assure sa inyo. Right? So, maliwanag tayo dyan. So, kung... yung sa paper documents, pwede kong... Hindi pwede. Alam ko ipapalabas na yun. Ia-allow niya na ipapalabas yun. Kasi... Yeah, sabi ni... Ano yan? Ni Lady Net. May nakita akong vlogger na nag-flash ng polvoron video daw pero side view lang parang si PBBM ang buhok pero mahaba ang muka.
maliit lang naman ang mukha ni PBB. Kaya nga, pwede nga nilang i-edit yan. Hindi pwede, hindi. Doon sa video, kailangan nun, may mga pinost na nga yan yata si Sasa, si Harry Roque. So, kailangan si spokes, dating spokes Harry Roque, na kailangan talaga yon kasi i-deny nila yon eh. I-deny nila and everything. Na tama yung sabi ko, no, baka AI yan. So, dapat it should be authenticated. Parang sinabi ni Lisa Smugs doon sa kanyang video audio message na na-authenticate niya na lahat yung mga peking ebidensya niya. So, Miss Marika, sabi mo hawak mo na pero nag-aantay ka lang ng signal. Sabi, ikaw talaga, John. Kaya nga, tama, butas na butas siya sa supporter niya eh. Diba, sabi ni Maharlika, hawak ko na, naghihintay lang ako ng signal kung paano ko ilalabas. Yan, mismong supporter niya ang sumusupalpal sa kanya. Jovelyn, okay. Okay, basta, yun. Oh, ngayon, diba, hanggang dyan na lang mga kababayan, binutas lang natin ng konti. Alam niyo, kung hihimayin ko to, abutin tayo ng hanggang gabi dito. At saka wala namang may interest na pakinggan yung boses niya. Yung topic lang talaga yung gusto ko marinig dyan. Yung sinasabi niya, hinahanapan lang natin siya ng ano. Hindi naman butas. Kung hindi, resibo talaga sa babot salitang binibitawan niya. Ngayon, mga kababayan, kung dito sa Fulburon video, sa mismong sinasabi niya, napanood niya, kaya siya nakate na ilabas. Nasabi sa publiko yung about Fulburon issue. Mga kababayan, pero nauna niyang sinabi na hindi niya nakita yung video. Doon pa lang mga kababayan, talagang contradiction na yung sinasabi niya. Butas na butas na, mga kababayan. Mahirap i-define niyang ganyan. Pabago-bago ng statement, nalilito. Nalilito yung mga tao. Mismong supporter niya, supporter na niya, yung nambalahura sa kanya at sinabi sa kanya, akala ko ba hawak mo na, naghihintay ka lang ng signal. Yun pala, nga mga kababayan. Sa madalit salita, dyan sa sinabi mong yan, ipinahiya mo si Atty. Harry Roque. Kasi sampalataya sa'yo si Atty. Harry Roque. Pero wala naman pala. Kailangan bitinin yung tao. Bakit? Kasi kailangan mapanatili yung engagement na mataas yung views. Tama ba, Maharlika? Vlogger ako, vlogger ka din. Alam mo kung ano yung ibig kong sabihin. Siyempre, malaki yung babayaran mo sa mga kasong haharapin mo. Kailangan mo mag-double time. Ganun lang naman kasimple. Anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo. Pero anyway, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin ngayon mga kababayan. At talagang napakasarap na naging himayin natin. Ano po, Trojan Horse. Di natin alam. Kasi ang tingin kong Trojan Horse dyan si hindi naman bobong lipunan. Bagong lipunan mga kababayan. Yan yung tingin kong Trojan Horse dyan. Ano po, pero anyway mga kababayan, kayo anong komento ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil dito sa mga topic na hinimay natin.